pag-ibig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghihirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Makalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, nagbubundi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
at ikaw lamang ang banal na tangkataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa biniyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O kaya'y dahil sa aming kabanalan, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasyan na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus
ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una, sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta. Mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo. At kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong pangalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpiraperasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang Easter Thursday po sa inyong lahat. Sa mga misa natin na tayo ang sama-sama ngayong Octave of Easter, pinagnilaya natin at nakita na natin kung paano naranasan ni Mary of Magdala ang muling pagkabuhay ni Jesus at kung ano ang naging impact nito sa kanyang ministry. Nakita rin natin kung paano naranasan ng dalawang alagad ni Jesus ang kanyang abiding presence nung papunta sana sila sa Emmaus. Kay Apostol San Pedro, kumusta kaya sa kanya ang resurrection? Alam natin kung paano dumaan sa kanya ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Ano kaya ang naging attitude niya sa kanyang sarili matapos ang lahat ng iyon? At ngayon, nahaharap sila sa katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon. Sa tonong pagpapatawad, para bang sinasabi ni Pedro sa unang pagbasa na naitakwil man ng mga Israelita si Jesus sa Kalbaryo, nagawa nila ito dahil sa kanilang kamangmangan, ignorance. At dahil na rin sa ginawa nila ito, nagkaroon tuloy ng katuparan ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Marahil ay siya po mismo ang gustong makarinig ng sinabi niyang ito higit kanino man. Ganun pa man, hindi tayo kukondinahin ng Diyos sa mga bagay na nagawa natin nang hindi sinasadya, hindi intentional. Sa halip, hinihikayat tayo ng Diyos
na maging matiwasay at mapagtiwala sa gitna ng mga pangyayari o sitwasyong hindi abot ng ating kontrol. Tinubos na po kasi tayo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kabila ng kawalang hustisya natin at kamangmangan. At gaya po ng sinasabi ng Salmong Tugunan, dito po lalong nagniningning ang kanyang ngalan sa sangkatauhan. Maliwanag pong nakita ni Pedro kung paano inihayag ni Jesus ang lahat ng kanilang inaasam-asam sa loob ng napakaraming taon. Binanggit din niyang lahat ng nasulat tungkol sa Mesiyas sa banal na kasulatan ay kinakailangang matupad. Sabi nga ni Father John kanina, wala namang bagong sinabi si Jesus. Ni-reiterate lang niya yung sinabi na niya noon pa habang magkakasama sila. At yun din ang inulit ni Pedro. Kinakailangang matupad sa paniniwala na ring hindi naman lubos na nalalayo ang plano ng Ama sa kalagayan ng sangkatauhan. Nananatili naman kasi ang pag-asa. Lumilipas man at dumadating ang mga salinlahi. Marami na, generations after generations, nananatili ang pag-asa. Napagtatagumpayan pa rin ang mga pagsubok na pagiging dapat tayo at nadadalisay. Hindi naman po talaga madaling tanggapin ang magandang balita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Maging ang kanyang mga alagad doon sa upper room, sa ebanghelyo natin ngayon, ay nag-struggle din dito. Bukas mas i-explore natin kung ano pa yung kinailangang gawin ni Jesus para ipahayag na siya ay nabuhay na maguli. Mas madali pa nga pong makarelate sa pagpapakasakit at pagkamatay ng mahal na poon kaysa sa kanyang resurrection. Tingnan nyo lang ang dami ng nagsisimba. Siguro bukod na rin sa baka nung Easter Vigil na nga sa resort sila at nasa dagat siguro. Pero noong Huwebes Santo at noong Biyernes Santo, mas maraming nagsimba. Kasi mas nakaka-relate tayo sa paghihirap ng Panginoon kaysa sa kanyang resurrection. Maintindihan natin yun. Dahil nakakaranas din po tayo ng pagpapakasakit at namamatayan din tayo. Alam natin ang sakit ng mamatayan. At gaya ng mga alagad, nakatayo tayo sa harapan ng magandang balita ng resurrection na nag-i-struggle, maniwala. Kaya wag po nating pwersahin. Wag po nating piliting lunukin. Baka mabulunan tayo. Kailangan po natin ng time para ma-recognize na ang Kristong muling nabuhay ay nasa ating kalagitnaan at bumabati sa atin nang sumainyo ang kapayapaan. Hatid niya sa atin ang espesyal na kapayapaang ito ng pag-iisip at kalooban sa pamamagitan ng Espiritong Banal. So sabi natin kanina, wag nating kapwersahin. I-dispose lang natin ang ating mga sarili na tanggapin ang presensya ng Espiritong Banal
at siya na po ang bahala. Samantalang tinatanggap po natin ang kaloob na ito ng Diyos sa atin, isinusugo naman niya tayo sa pagpapatawad at pagtataguyod ng kapayapaan kung paanong isinugo niya ang kanyang mga alagad. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa ating paglalakbay kasama ni Kristo. Idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan, naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa, naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayoy inihahain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Sana, sana sa itaasan, sana, sana sa itaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa itaasan, sana, sana sa itaasan, sana, sana sa itaasan, sana, sana sa itaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo,
ng tanang kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. Adiadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
mas kong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel mayang sabihit kanilang yayad pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresa ng Banal ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023 sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverendo Padre John Siscon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw.
at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan, napawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabubuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.